Welcome back to Let's Talk Still with Ma'am Vicky Ramos, the Provincial Director of the ILG Ilocos Sur. Pero bago muna tayo mabalik sa kanya, kita niyo t-shirt ko. Try to, makinig kayo parari sa 99.7 Core FM, isentro mo. Andan po kami with all the programs namin from umpisa pa lang 4 a.m. hanggang 12 midnight. Ito po yung pinamimigay namin ngayon sa promo namin ongoing na Isen True or False. Check it out at 99.7 Core FM, isentro mo. This time, isentro na natin ang ating programa with Ma'am Vicky Ramos. Ma'am, before we move on sa CSO, the Civil Society Organization, gusto ko lang muna malaman, ang DILG ba, ang ibig ba sabihin yan is doon lang tayo talaga concentrated more on the local government units or local government officers or local government, yeah, units, pati empleyado ba kasama? Okay, yung DILG, just the word DILG, interior and local government. So, di ba, dun sa umbrella ng DILG, kasama rin namin yung PNP, Napulcom, the Public Safety College, we have also the Bureau of Fire, and then also the Bureau of Jail. So, that's why we have two undersecretaries, one undersecretary for interior, and that is for the uniformed men, and we have also an undersecretary for local governments. So kaming mga nasa local governments, we directly work with the LGUs, but may mga activities kagaya rin ng PNP o mayroon din silang mga personnel sa mga LGUs, but we are working as one department. Kaya lang sabi ko they belong to the interior or the uniform sector, and it belong to the local government sector. And it's part of your job to parang train, bibigyan ka ng trainings with the interior, with the PNPs, the NAPOLCOM units, basta mayroon kaming mayroon kaming at the provincial level, we call it the PMCC, Provincial Management Coordinating Committee. It is composed of the NAPOLCOM, the DILG, the FIRE, BGMP, and the DILG. So, under one department, meron kaming tinatawag na Management Committee. Meron din sa municipal, meron din sa regional. RMCC, PMCC, and MCC, Municipal Coordinating. Ang daming sanga-sanga ng inyong department. Sabi nga nila, nakikialam na department. Hindi, probably just because kayo ang nagkakandak ng, di ba kayo ang nag-evaluate sa mga LGUs, di ba? Mamaya pag-usapan natin yung evaluation. But this time, let's go back to the Civil Society Organizations or the so-called CSO. So, ano ito? Paano nabubuo itong CSO? Gano'ng ka-importante ito? At kumbaga, is this per municipio ba dapat or probinsya lang siya? Okay. Di ba sinasabi sa local government code na one of the highlights of the local government code is people empowerment? And how to do that is requiring yung participation of our civil society organization to the local special bodies. So, kailangan natin na para makarating ang mga hinaing ng mga tao, so ginagamit itong mga representatives sa local special bodies. Ngayon, in the accreditation, mayroon tayong tinatawag na accreditation. Within 90 days after the assumption to office itong mga newly elected officials, the Sangguniang Bayan, Panlalawigan, or the Sangguniang Panlunsod will call for accreditation. So lahat ng mga organizations like mga private sectors, may mga informal sectors, mga cooperatives, mga fisheries group, lahat ng mga kahit hindi pa sila organized, they will also apply for accreditation. May mga maraming requirements kasi it was through an issuance from the DILG. Ngayon, during that period na accreditation, sabi ko nga, ang isa sa mga requirement na tinatawag na
requirement for accreditation is kumusta yung ano nila, performance nila. May mga kailangan pang mga how did they perform in the past as an organization. Ah, so ngayon, kung okay, okay. Ang hirap kasi kung minsan mag-apply for accreditation dahil sa maraming mga requirements. Kaya tinatanong kanina na ano ba, nag-evaluate ba kayo? Nag-tatanong ba pa itong mga CSOs? So, but sometimes may mga ano na sanggunian dahil walang gustong magpa-accredit dahil they cannot meet the requirements. So there are times that nire-relax some of the requirements. Nire-relax ng sanggunian. So dahil nire-require ng code na representative sa local development council, mag-submit. Not less than 1/4 of the organized council. So, kung halimbawa, dalawa, tatlo lang ang nag-accredit, so kulang yung representation. Yeah nga, just because medyo mahirap at maraming requirements. And then, I don't know, siguro, likas na rin sa mga Pilipino sometimes. I don't know kung walang pakilang, but nagpatawag na nga ng ganyan na magpa-accredit, they do want to go kasi busy raw sa trabaho or busy sa kanilang mga asosyon. Yeah. And probably on that particular area, wala pa talaga masyadong organization. When you talk about business, no? Uh-oh. And other agencies. So, just like what you said, di ba, yun ang anuhin ng sanggunian. So, pwede na sila magpatawag na lang para sumobra lang sa 1/4 ng kung halimbawa talagang hindi ma-meet. Kasi ang ano kasi, yung not less than 1/4, Uh-oh. It could be more eh. Kaya yun ang difference ng yung old local government code at saka yung itong bago. Dahil yung old is sinasabi, not more than, you're limiting. Kasi dati, not more than 1/4. So you are limiting. The participation of people's organization. Pero itong local code ngayon, not less than 1/4. So it could be more. It could be more. So what if kung wala talaga, ma'am, nagpa-accredit? So are the sanggunian has the, just for the sake of bigay dahil nga requirement nila yon, it's a mandatory na kailangan makapag-submit sila ng CSO or itong civil society organization. Is it possible na pwede silang mag-appoint na lang? Sige, ikaw, kailangan miyembro ka, fill upan mo lang to, pirmahan mo na lang to, and I'll take care of you. Hindi pwede naman. Siguro may mga requirements lang na siguro nire-relax. Like for example, yung mga financial statement ng organization nila for the past. Okay. Mga ganun lang siguro. But itong mga organized group ay talagang ano na sila. Mayroon silang mga bylaws. Ano sila sa SEC. Register sila sa SEC. Mm-hmm. O kung yung mga cooperatives, naka-ano sila sa CDA. Mm-hmm. Yung mga maliliit lang naman na requirements. Parang nire-relax lang konti. And who could be accredited? Sino pwede mo magka-accredit aside dito sa cooperatives, business sector, senior citizens. So, really. What about the youth? Pwede. Anong grupo usually sa youth students? Yung mga mayroon din tawag na youth movement, may mga youth organization, yung mga ano. Hindi clan, ha? Hindi naman. Nauso kasi yung mga clan sa mga students. Pero it's usually youth, mga movements. What about yung mga sa school, tawag sa school niya, yung kanilang school organization? Ay, hindi naman pwede. Universities organization? Hindi naman. Pero siguro kung gusto nilang mag-organize yung mga students, pwede. Pero ang hirap naman siguro i-organize. They have to come up with their bylaws and register it with the SEC. So medyo mahirap din yun. Mm-hmm. And usually, ma'am, after 90 days, sabi mo pa. So ano rin yung... Within 90 days. Let's say after 90 days. Na pag sila bago, mm-hmm. nung pagkaupo sila, di ba? Pagkaupo yung sanggunian. Uh-huh. So usually, gano'ng katagal? After within 90 days. 90 days pa rin. Pero hindi. Accreditation is continuing. Kaya lang, kahit na-accredit ka na, let's say, on the second year of their office, pero pag na-accredit ka na, hindi ka na pwedeng mag-member ng LSP. Dahil only those accredited, di ba sabi ko na, the DILG will call all the accredited
Yes, doon napapasok. So, ano trabaho CSO, ng DIMG? Yeah. Okay, ano that's WIMG comes in. Mm-mm. So, pinapatawag namin lahat ng mga ano accredited CSOs sa isang munisipyo through our MLGOO. Then, from among those representatives, or siyempre kung minsan ang mag-a-attend lang yung president ng mga organizations, then they will choose from among themselves who will be their representative in the four special bodies. Four? Four, yeah. What ito yung those? Local Development Council, uh-huh. the local school board, mm-hmm. the local health board, mm-hmm. and the local peace and order council. So, yun. Magre-represent. Yeah, magre-represent. Sila ang bubuto o sila ang mamimili doon sa sila, sa kanila. Are the executives, are there? The local executives should be present during the... Parang, ang ginagawa namin is maybe ini-invite namin yung chief executive to give a message. Okay, pero pagdating ng selection, selection, kami na lang di IMG. Wala na. Ah, okay. Kami na lang mag-ano. And then, pag nabuo na yung pag the represent ano the four na, oo, then, ready na yung organization ng different LSBs. Kasi makre-create itong local special bodies through an executive order by the local chief executive. So, ayan, nag-create na siya ng ano. Kasi nandun na yung mga members. Kasi hindi lang naman yun ang members, eh, may mga other members pa. And they have to sit down during the parang session ng sangganiya. Okay. And they should be there, present always. Hindi, hindi naman. Hindi. Kasi yung local special body, sa sinasabi ko, yung local development council, the function of the local development council is to, ano, to prepare development plan, yes. and recommend it to the sanggunian. Recommend yung LDC Mm-mm. is the ano is the body that will recommend all plans to the sanggunian. So bago i-approve ng sanggunian panlunsod, bayan or panlalawigan, it has to be endorsed by the local development council. Tapos ma'am, ang DILG, imo-monitor niyo yung grupo na yan, especially we are monitoring the functionality of these councils. Kasi nga especially pag budget hearing, a budget tawag ng mga projects that requires budget for the locality. So tinuturuan niyo rin sila. Oo, kasi kailangan yung ano eh, yung mga programs and projects for the year kailangan na tumadaan sa local development council. That's pero mamin din yun na binaback check yung ano, background check yung organization na yun. Kunwari siya napili ano, to represent those four, ano na yun. Hindi na sila binabagang maka ano yan, relative ng mayor o di kaya relative ng vice mayor o the sanggunian grupo. Hindi na rin namin minomonitor yan kasi sila mismo ang nag-choose eh. Yung grupo na yan. Yung grupo ng lahat ng accredited. Paano pag pinag-usapan na nila yan bago? Pag pinag-usapan na nila, it's already, ano, hindi namin, ano yun, control. Basta sila ang namili. Basta during the process na tinawag namin sila at nag-usap-usap na sila, kasi meron naman yung, ano, eh, may nag-nominate, okay, I nominate. Sabi, kailangan natin ng about 12 CSOs to the local development council. Okay, so i-ano mo nominate ngayon kung halimbawa ito na lang ilagay natin sa peace and order council, pwede rin ganon. Pwede rin silang mag-usap-usap eh. Kung halimbawa hindi nila ma-manage yung group dahil let's say marami sila, pwede naman silang ano through votation, election. Paano ba pag yung nakuha natin na to represent the CSO, yung pala eh, hindi niya gusto yung mayor. Every time magpaga or the sanggunian, every time na magano sila ng budget or project, especially pag budget, parati siyang inubos. Ayoko yung ganyang project, gusto ko ito. May okay. possibility mayroon ba ganyan? Mayroon naman sigurong reasons why. Hindi naman lata basta nag uupos ang isang ano. At saka it will be ano naman, it will be a consensus agreement. Halimbawa isa lang siya at hindi niya ma-justify why he is opposing. Mm-hmm. So kailangan yung ano, mag-uusap-usap naman doon. Pero lahat naman ng munisipyo may mga CSO naman ba? What I mean, kumpleto ba may okay. Meron. Mayroon kasi is mayroon requirement. But ang hindi ko masasagot yung 1/4 as to the functionality, functionality of the local development council, siguro I cannot say na lahat functional. So even the plans, the comprehensive land use plan, the comprehensive development plan of any local government unit, it has to pass through the local development council. Wow.
nga, medyo, kasi nga, on my part kasi ngayon ko lang na ano yung kung gano'ng kahalaga ang CSO, role, yeah. ang role ng CSO mm-hmm. sa isang munisipyo. Yes. Kasi nga, dapat, meron talaga dapat, at kailangan yung functionality nila ay dapat talagang gawin nila yung trabaho nila. Yes. A function. Yeah, okay, pagpalagay na natin basis sa trabaho, but the thing is, pag mga projects, especially sa planning, mm-hmm. they should be there, di ba? Oo, talking about CSO, may projects ba or any announcement ka for the CSO? Mm-hmm, okay. May projects ba sila? Oo, kasi during the time of the late Secretary Jess Robredo, napakalapit siya sa CSOs. Bakit? When he was the mayor of Naga City, siya ang ano eh, through his People's Council. Meron talaga, lahat ng mga project niya noon ay dumadaan sa People's Council, which is a group of accredited CSOs. So, ito ang isang initiative na inano niya sa DILG na talagang we will see to it na may mga CSO partners. Even in our search, ang daming mga search ng DILG na inumpisahan ni Secretary. So, in every search, mayroong kaming CSO representative. Ma regional man, provincial man, even at the municipal level. Yeah. To ensure na talagang ang mga CSOs ay nakikialam. Before we pause break, are the media men are also could be part of the CSO, right? They can. Yeah, they can. What if yung isang munisipyo ay nag-create ng sarili niyang grupo para lang sa mga media? It's being funded or tumutulong ang munisipyo to kasi mayroon akong kilala sa amin sa probinsya na isang munisipyo kasi nandoon yung mga media offices, mm-hmm. nag-create siya ng parang asosasyon. Oh, pwede. As long as ang members ay taga doon. Taga doon. Oo. Ah, okay. Let's say, association of mga media officers or workers. Pag-organize sila, kailangan naka-register sila sa SEC. The organization. Yeah, organization. I see. Okay. Napaka, one requirement is either registered with the SEC or with the CDA. Cooperative Development Authority. Wow. Medyo malaki lang. Medyo. So it's not easy. It's not easy to be a CSO. Also. Oh, sige, ma'am. Sadali okay. lang, ha. Yan po. Nako, we already know kung ano bang role ng isang civil society organization and we could be part of that as long as kailangan lang natin na gawin din natin trabaho natin at harap tayo ng grupo. Sa pagbabalik po natin, atin pa rin kilalanin ano pa ba ang mga ibang programa ng DILG. Paano nila minomonitor ang mga LGUs? Yan po sa pagbabalik ng Let's Talk.